Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'll be doing a first impressions of the Bench makeup line. And yes, may makeup line si Bench. Ngayon ko lang din nalaman. So if you wanna know my thoughts regarding their products, please keep on watching. So ayun na nga guys, I was in their store looking for my current favorite shirt, as in your plain white shirt. They call it the boyfriend shirt, and syempre alam naman natin si Bench, it's affordable. Actually, nakasale pa siya, so 2,559 pesos, basta something like that. And nung nagbabayad na ako sa counter, wait, may nakita ko parang ang daming makeup dito. Hindi ko alam na may makeup line si Bench, and alam niyo yun, taktika talaga nila yun. Yung magbabayad ka na tapos ang daming nandun sa counter. Akala ko dati mga sanitizers, wipes, or colognes lang, pero wait, ang daming makeup. And hindi lang siya basta makeup, kasi yung kanilang foundation or like bases, they have 3. BB cream, cover foundation, mousse foundation. For the lipsticks, wag ka. 5 variants. May lip crayon, may lip tattoo, may tints. Basta 5. They have eyeshadow, bronzer, highlighter. It's a complete makeup line. Ang wala lang ata ako nakita is makeup setting spray and contour. So sabi ko, I have to review this, especially nung nakita ko yung prices. They are all affordable. Pinakamahal is the mousse foundation. I think that's 399 pesos, pero na yung pinakamahal. So I bought mine, so ito yung paper bag nyan. For all of the products that I got, which are I think 9 pieces, I spent 1,851 pesos, and that's not bad because that's 9 products. So ito sila, and as you can see, the packaging is revolving around white, pink, golds, and konting black. So if you wanna know how I apply them and my thoughts, here's the demo. I already have my moisturizer on, and I'm not going to use any primer for today since I want this to be an all Bench first impressions. Wala akong nakitang primer, so we're going straight ahead with this foundation. This is the Paint Box Bench Skin Perfecting Cover Foundation Moisturizing, and it says that it has SPF 20. Retails for 359 pesos for 10 grams, and I looked sa aking stash. Yung cushion, mga 15 grams, and then yung isa kong cream foundation na nakita, because I don't have that much cream foundation, it's 7 grams. So sa tingin ko, okay naman yung content niya na 10 grams. Sa ibabaw ng packaging, you'll be able to see kung anong shade ka, and I got the shade Natural. There are only 2 shades available, and muntik na magkamali sa shade. Ang gulo nun, kasi usually you would think na mas maputi si Fair kaysa kay Natural, but it's the other way around for this line. Wala na tayong magagawa dun, basta 001 and 002, 001 si Natural and 002 si Fair. It's plastic, and when you open, you get a mirror, tapos may compartment for the puff para hindi siya nakapatong lang mismo dun sa cream, and you get the cream foundation. Before I apply, basahin natin yung claims. It has an exceptional texture that provides full coverage while concealing blemishes and correcting uneven skin tone. So that's perfect if this really is full coverage, since I don't have any concealer. So wala akong nakitang concealer sa counter. How to use? Using puff, apply evenly to face as desired. So it doesn't say if the sponge should be wet or dry. So I'll be doing both. On this side, dry. Tapos on this side, wet. So ayan, first watch. Malambot yung pagka-cream niya, and parang ang dami kong nakuha, but let's try on this side. I'm just going to spread kasi wala naman nakalagay ko anong motion. So ayan, ganyan na lang gagawin natin. If you have dry skin, you may want to moisturize more, kasi kahit sabi niya na moisturizing, I can see yung mga dry patches ko, medyo nakikling siya doon. Isa pang napansin ko, other than madali siyang i-blend, kasi kahit hilahin ko, it doesn't look streaky, malambot siya sa pakiramdam, and hindi siya malagkit na iisipin mo sobrang malagkit kasi cream. But I'm not going to say that it's cream to powder, kasi medyo may konting stickiness pa ako nararamdaman. Konting-konti lang. Going to try and layer more dun sa mga area na sa tingin ko hindi naman magkikik, like dito sa cheeks, kasi wala masyadong lines, and i-dadab lang natin. Of course, it has more coverage when I do the dabbing motion, pero ayoko masyadong maglagay ng marami kasi baka nga mag-cake siya. Tapos, yung veins ko, kita ko pa rin konti, nabawasan din yung mga scars. Nakatingin ako sa screen, looks good to me. Medyo nabawasan niya yung dark under eyes, pero meron pa din. Yung tipong kailangan mo pa ng concealer, but wala ka tayong magagawa kasi wala nga akong concealer. On this side, I'm going to use my damp sponge, and let's see kung mas okay ba siya. I can tell that this layers nicely dito sa side na ginamitan ng damp sponge. Kasi kung dito sa side na to, it looks natural. As you can see, may mga sheen sa tamang places. On this side, even more natural. Yung kahit may coverage siya, okay tingnan. Hindi yung flat na flat. I don't have to go back and forth dun sa compact para kumuha ng marami. Tapos mas manipis talaga siyang tingnan, mas maganda, mas pulido.
parang yung ginamit ko amount dito, kalahati lang yung kinailangan ko when I use the damp sponge. So, I highly recommend na gamit ka na lang ng damp sponge. Mas lightweight sa pakiramdam. It's not that mabigat yung side na hindi ginamitan ng damp sponge, pero mas okay talaga dito sa side na to. So, basa inyo na lang to. Hindi na ako gumamit ng brush ngayon, hindi ko na siya trinay kasi ang sabi naman dun sa instructions, use the puff. Nung nag-swatch ako sa kamay ko, it looks orange, pero ngayon, okay siyang tingnan sa akin. Hindi naman siya ganun ka-orange tingnan sa face. This cream one, wala siyang scent, hindi ko maamoy, pero parang wala talaga. Pwede ko na siyang iset, guys, kaya lang yung aking blush is a cream blush. So, natatakot akong ipatong to sa ibabaw ng powder. So, what I'm going to do, ito muna yung i-apply natin before yung loose setting powder. 169 pesos and 5.5 grams. Hindi ko talaga alam kung decenting amount ba yun sa product, pero pag titingnan mo, ang konti niya. Madali naman siya ibalik. Kung some other products, pag na-retract mo, mahirap ibalik. So, ito muna ilalagay natin. I'm not entirely sure, pero na nagtitingin ako, parang may iba-iba siyang shades. But looking online, kasi dun ako nagbe-base kung ilang shades yung available. Kasi sometimes, hindi lang siya available sa counter, pero maraming shades available. Pero wala nakalagay sa online. So, hindi siya available online. Or baka out of stock lang, I don't know. But this is made in Korea. This is in the shade Fancy Pink. So, ang una natin gagawin, I was about to say na ilalagay ko siya and then ipapat ko ng fingers ko. But, yung ating base ay natanggal. Natanggal siya, guys. So, let's see. Mabilis naman siya i-retouch. Okay naman. So, hindi ko na i-attempt na i-slide na ganun. Sa sponge ko siya ilalagay. As you can see, ayan o, yung foundation napunta dun sa cream blush. Let's be wise not to do that again. So, what I'm going to do, dito natin ilalagay sa sponge. Pero kahit na, di ba usually pag gagamit ka ng cream blush, kinakamay ko lang yun. And then, i-apply natin. It is pigmented. Actually, napadami yung lagay ko. Sobra, girls. Sobra talaga siya. Kung masyadong marami, pwede mong baliktarin yung sponge papunta dun sa area na ginamitan mo ng foundation and then blend it again. Pleased with the shade of the blush. I-try natin siya sa kamay natin. I swatch and directly, ganyan yung itsura niya. So, let's try to blend pag dito sa kamay. Ito siya, guys. Ayan. Madali siyang i-blend kahit wala kang foundation. Pero yun nga, pag may foundation ka at ginamit mo yung foundation nila, natatanggal yung kanilang foundation. Si cream blush naman, it smells like oil. Next off, we have this loose powder, Paint Box Bench Skin Perfecting Loose Powder. Oil control naman siya kasi yung base kanina is moisturizing. And it also has SPF 20. Again, the shade, nandito siya sa ibabaw ng packaging. It retails for 299 pesos for 10 grams. I got the shade Natural. Same thing with the foundation. Mas maputi si Natural kesa sa Fair. So, si Natural is 001 and si Fair is 002. It claims that this ultra fine and lightweight powder sets makeup for longer wear. Perfect for almost all skin tones. It's a sheer coverage for a natural-looking matte finish. How to use? Apply after makeup and using puff, dip into powder and gently tap off excess and apply appropriate amount to face. Feeling ko parang ang konti nung 10 grams. So, ayan yung packaging niya. Baliktad pala, ayan. And since this is a loose powder, when you open, meron siyang kasamang puff. Tapos, meron pang sticker sa loob. And naka-Korean siya because this is made in Korea. Ayan. And then, what I'm going to do, magdi-dispense ako dito sa takip. Hala, nagsa pala mag-record, but I did set my face already with the puff and yung powder na pinakita ko kanina. Everything except for this cheek area. Kasi may highlighter pala ako. So, para pag ipinatong ko siya dito, hindi masasabi na dahil sa powder kaya naging streaky. This powder really feels like your baby powder. As in, kung anong consistency ng baby powder. And ang pagkakaiba lang, may shade siya. Next is this highlighter. It is a cream, guys. And it retails for 139 pesos. Same thing, 5.5 grams. And katulad din siya ng pagre-retract ng blush. Ayan siya. Ang konti din na laman. Pero kasi yung blush, mas madalas mo siyang gagamitin kesa sa highlighter. O mas marami ka magagamit. So, I think ito mas okay yung laman kesa dun sa isa. Even though pareho lang sila ng laman. Natatakot na tuloy akong ilagay ng diretso dun sa face. Pero winarm ko lang yung dulo. And let's see, konti-konti lang. Looking at the screen, pag hindi mo pa siya biniblend, ang ganda ng highlighter. Natural lang siya. Hindi siya over the top. And let's blend again with the sponge. Ayan siya. Pwede natin sa kabila. So, mas safe siyang itag kesa dun sa cream na blush kanina dahil hindi naman natatanggal yung foundation. Oops, hindi rin pala. So, dahan-dahan lang talaga sa paglalagay kasi natatanggal yung ilalim. Madaling matanggal yung foundation. Since I powdered my nose, yung highlighter dito ko ilalagay sa sponge kasi baka matanggal siya ng tuluyan. Pero ayan siya. For the nose.
nahihila mo talaga si foundation, whether na powder mo siya or hindi. So, ingat-ingat. Kaya din yung reason kung bakit hindi ako ganun kamagamit ng mga cream highlighters o cream blush, kasi nagpa-powder ako na marami. Ginagamit ko lang yung mga cream pagka tipong hindi ako magpa-foundation, kasi alam kong walang mahihila. For both products, it doesn't come with a box. Naka-plastic lang siya. For the brows, I have two products right here. Pero unahin muna natin yung pang-fill-in, which is the brow thickening powder. Again, when I was looking at the website, there are two shades available, 002 and 003. Ito, it says that it is long wear for 6 hours plus extremely soft, super gliding, easy to blend. Tapos pag sinishake mo siya, may maririnig ka, parang may ball siya sa loob. So bakit may ball kung powder to? Parang hindi ko alam kung anong tawag doon. May felt tip sa dulo. So, let's try muna dito. Feeling ko mag-a-apply siya ng masyadong marami kasi, ayun, wala siyang kasamang spoolie. So, let's see how this goes. So, pag nag-a-apply naman ako, inuuna ko yung arch sa ilalim. And, medyo flimsy siya ipang-apply. So, as you can see, I lay it flat on my skin, on my brows. So, pag ganyan, okay yung pigmentation niya, pero as you can see, merong mga fallout, so ingat na lang doon. And it may apply too much, kasi medyo flimsy nga yung applicator and kumukuha siya ng sobrang product, so linisin nyo na lang dito sa may rim. I think with this one, you need a spoolie. Tapos konting-konti lang talaga yung kailangan kasi super pigmented. This other side, hindi ko siya i-dip pabalik kasi feeling ko mayroon pa ding laman yung wand. You know, I think the product is okay. Talagang itong applicator lang yung mahirap gamitin kasi it's super flimsy. Pakita ko sa inyo, like, kahit konting effort lang, ayan o, nagbe-bend talaga siya. Ewan ko, basta gusto ko yung product, applicator lang. Mas okay tong kilay na to nung dahan-dahan ako nag-apply kaysa sa dito sa side na to. Siyempre, since it's flimsy, naturally, ang gagawin mo, medyo ididiin mo siya para yung applicator, it doesn't go around kung saan na hindi mo gustong pumunta siya. Pero ayun nga yung nangyari, masyado naman dark. Pero totoo na, extremely soft and super easy to blend. To set our brows, we have this Bench Paint Box Brow Lasting Eyebrow Mascara, and this is 139 pesos. For 7ml, and it has 3 shades. Yung kinuha ko is medium brown. So, the shades available, 002, 003, and 004. Ang claims ito is that it's long-lasting, it defines natural brows, and then smudge-proof daw. So, when you open, it comes with a wand. And syempre, lahat naman ng ganito, sobra yung nakukuha sa wand. Yun din ang dilemma mo kung wala kang extra spoolie. Oops, ayun na, ang dami na ilagay. Kung wala kang extra spoolie, hindi mo matatanggal yung sobrang maa-apply. I think okay naman yung shade para sa akin. Nilighten niya yung aking brows. Tapos ayusin natin ang clean na spoolie para hindi masyadong marami yung may apply o parang dikit-dikit yung buhok. Gusto ko yung shade niya, hindi siya mapula. Tapos nilighten niya yung brows ko, parang umukay-okay naman kasi dark brown yung ginamit ko kanina for the brows. Let's proceed to the lashes. So I have to curl first and I bought this 24K Bench Paint Box. Yun, create the perfect lashes in no time. Wala siyang pangalan. It says here to position the eyelash curler at the root of your eyelashes. Medyo masakit yun kasi sa root, so medyo ilayo natin ng konti. Gently press and hold for 10 seconds. So let's do that. Pero alam niyo, ang ganda niyang tingnan kasi it's gold and then kulay pink yung kanyang rubber. It also came with another rubber replacement. When I try to curl, the rubber feels stiff. Let's see if this will work. It truly works. So, okay siya. This is only 149 and ang ganda niya. To coat my lashes, I have this Bench Paint Box Lash Lasting Mascara. And ang claims niya sa aking kodiga, it says that it's waterproof, volumizing, lengthening, curling, wow, and long wearing. So, let's see. It is made in China. Isang shade lang yung available. And this is how the wand looks like. Para siyang yung heroin make na naka-curl, may holy grail. Ang galing nung curler. So, let's see kung makikip niya yung pagkataas. And this retails for 159 pesos for 13ml. And I think that's a good price para sa mascara. Is it volumizing? Hindi naman gaano. Lengthening, yes. Curling, hindi pa natin alam. Tingnan natin kung babagsak siya. Pero so far, so good. Hindi niya ibinababa yung lashes o yung pagkakakurl ng lash curler. Wala pa nga 10 seconds yung ginawa ko pero nakataas na yung lashes. Tapos, hindi naman malaki yung wand na parang pag inilagay mo siya. Minsan, pag nilalagay mo sa inner corner yung wand, parang nagkakaroon ng stain dun sa skin dahil masyadong malaki yung wand. Ito, sakto lang siya sa akin and hindi naman ganong kalit yung mata ko, hindi rin ganong kalaki. Oh wow, ang galing ng mascara. As in, nakikip niya yung curl kasi dapat bumaba na to eh. It, hindi siya bumababa. Yan din natin yung lower lashes. I am actually impressed with the mascara and the lash curler combination. Okay silang dalawa.
Alam niyo yung feeling ko na parang wala akong magugustuhan sa mga in-apply ko sa face ko. But then come this mascara and curler. Love it. As in, okay na okay siya. Tapos mabilis siyang matuyo. It doesn't feel too stiff. Kasi hinahawakan ko siya. Not as stiff as my hair with me. Kasi minsan maganda rin yung stiff dahil yun yung hindi magpapababa sa lashes. Pero ito okay naman siya. For the lips, I'm going to use this Paintbox Bench 24-hour Lip Tattoo. Retails for $2.59 and medyo may kamahalan siya for a lip tint. 7 grams and feeling ko kasi lip tint siya kaya namahalan ako for $2.59. Then this is available in 2 shades. So I got the shade red pero mas gusto ko talaga yung pink. Wala na lang. Ubus na lang yung stock, sayang. Maganda kasi yung pagka-pink nun. So these are made in Korea and ito, ayan siya. Let's see sa swatch. Ayan. And ang claims niya, it eliminates daw the hassle of reapplication kasi for you to clean 24 hours. Hopefully, this is not as dry. Oh, wow. Tinanong ko pa dun sa rim para hindi masyadong marami. But red siya. Oh, super red. Feels lightweight on the lips. Medyo malamig siya. Wala akong nararamdaman na parang nagsisting na alcohol that you usually get sa lip tints. Tapos, kumuha ulit ako. Let's apply sa taas. Let's see. Doesn't feel like a water tint. Parang meron siyang moisturizing property kasi hindi naman ako naglagay ng lip balm and it feels like may lip balm akong nilagay. I can say na madali siyang i-apply and wala talagang sting. So after everything, I can tell na yung nagustuhan kong products are the mascara, yung lash curler, tapos yung sa lips. The rest, so-so. Napansin ko yung pagkikrease niya sa laugh lines, sa under eyes, tapos hindi ganun kapulido o ganun kaganda yung pagkakalayer ng foundation. Both sides, yung ginamitan ko ng dry and ng wet, pero actually inayos ko siya ng wet sponge. Hindi siya for me. Pinapatungan mo siya ng kung ano, madali siyang madesign. Wrap, natatanggal yung foundation. And sabi niya, full coverage for me, it is like sheer to a medium, not full. Brow powder is nice, okay siya, pero yung applicator lang talaga yung patalo sa kanya. Tapos sa cream blush, feeling ko mas gusto ko siya nang hindi nakapatong dito sa foundation. Kasi parang hindi natin matest yung cream blush dahil hindi okay yung cover foundation. Highlighter is okay for me for everyday use. The lash curler, it really curls for 149 pesos. I think sulit yun. Tapos ang ganda pa niyang tingnan. Mascara guys, medyo bumaba na yung lashes pero nakataas pa rin siya. I think the combo of the lash curler and the mascara, paulit-ulit ako, okay siya for me. And lastly, we have the lip tattoo. It's pigmented. It doesn't feel drying and hindi ko lang alam kung ikakain ko later kung matatanggal agad siya, kung totoo ba na 24 hour talaga siya, but I highly doubt kasi parang wala namang ganun. May nagsuggest sa akin na patayin daw yung ilaw when taking a photo, so ang ilaw ko lang nasa likod, sa harapan ko wala. So let's try. Considering nung nag-swatch ako ng foundation, medyo orange siya, akala ko hindi pa babagay sa skin ko. Tapos, may shade yung powder, hindi naman siya translucent, maputi siyang tingnan. So, not for flash photography and I just really think that itong line ng makeup ni Bench is for everyday use. So, that is it for this first impressions video, guys. I hope you get to try yung mga products na nagustuhan ko. And if you like this video, kindly give it a thumbs up, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!